via Zoom si Attorney Zona Rosette Tamayo, LTFRB NCR Regional Director at LTFRB Legal Division Division Head. Attorney, magandang umaga po. Magandang umaga po, kabayan. Ay nako, maraming reaksyon no dito sa kahapon binasa kong balita tungkol sa S-Pass. Safe, swift, and smart passage or S-Pass travel management system. Paano ba gawa rin S-Pass na rin? Anong gagawin ng mga pasahero? Okay po. Yung S-Pass po kasi na yan ay requirement po ng IATF sa kanilang Resolution 101 po, no? At ito pong S-Pass na to ay dinevelop po ng ating DOST kung saan ho, dyan ho na sa website po na yan, napapaloob ho lahat ng travel requirements po sa iba't ibang LGUs. So pag ginamit po yan ng ating mga mananakay, makikita ho nila kung ano ho yung travel restrictions dun sa lugar na kanilang pupuntahan, ano ho yung travel requirements na kailangan nilang sundin. At doon rin po sa website po na yan, sila magsasubmit po ng kanilang mga travel requirements po. Yung pagsasumiti, ilang hours ho yun before na makaalis ka? Yung pong development po ng website ay DOST, pero yung processing ho noong kanilang mga requirements ay depende po sa mga LGUs na kanilang pupuntahan. So doon na ho, sa isang website po yung na yun, pupuntahan, makikita no, na ho yung, nila lahat ho. Yung pupuntahang LGU, tama ho ba? Opo. Ay, how about yung bago sila sumakay dito, halimbawa from Metro Manila? Opo. Doon sa requirement nga po natin na ipinalabas ho sa ating MC recently nga po, doon ho, bago ho mag-board, titignan din ho ng ating mga mga drivers kung sila po ay may bit-bit ho na travel requirements sa pamamagitan na nga ho ng pass na yon. Oo, dapat dahil, meron silang proof of registration, ganun. Yes, sir. Registration at the same time ho na nag-submit ho sila ng kanilang travel requirements at meron ho silang kaukulang travel pass po doon sa kanilang pupuntahan. Saan manggagaling ang travel pass? Sa local, LGUs sa LGU po. Na pupuntahan. Opo, napupuntahan. Okay. Destination po. Yung proof of registration, saan naman nila kukunin ho yun? Magre-register po sila dyan sa website po ng S-Pass. Ah, hindi ho doon sa kumpanya ng bus? Hindi po. Yan pong website po na yan na dinevelop po ng DOST. Diyan ho sila magre-register. Diyan ho sila titingin kung ano ho yung travel requirements or travel restrictions po doon sa kanilang pupuntahan. Kasama rin ho dyan, makikita nila yung iba-ibang LGUs na maaari nilang danan. Baka ho may mga iba-iba ho kasing restrictions yan. So, doon din ho sa website po na yon sila magsasubmit po ng requirements ayon ho doon sa LGU of destination po nila. Alam na ho ba ito ng mga LGU at maging mga kumpanya ng bus? Actually po, yung S-Pass po, sabi ko nga ho kanina, requirement ho yan sa ilalim ng IATF. At mismo po, ang ating mga LGUs po ang sumulat sa amin sa LTFRB para ho maipatupad na po ito. Ganun ho ba? Opo. Ay, yung mga provincial buses ho? Alam na rin ho nila yan dahil nga ho tayo ay nag-issue na po ng circular para ho gamitin po yung S-Pass na... Kailan ho ba ito? Kailan ba natin sisimulan po? Ngayon po, nag-issue ho tayo ng MC po. Yung ating circular po ay na-publish at effective na po siya. Effective na ito? Wow! Ay, sa akala ho ninyo ay maraming pasahero nakakaalam na nito? Oo, kasi ho, yung mismo ho mga LGUs ang gumagamit na ho nito. Kasi nga po, parang lumalabas po, dati ho kasi, di ba, kanya-kanya pa ho tayong tanong sa mga LGUs kung saan, pero mismo ho LGUs ang nakipag-ugnayan ho sa amin sa LTFRB, alinsunod ho sa IATF resolution, na gamitin ho itong platform na dinevelop ng DOST na S-Pass po, para ho unified po at okay. Makita na ho ng ating mananakay ang requirements po. Opo, ay kaibay, sigurado na ho sa develop ng DOST. Kasi paulit-ulit na binabanggit ng develop ng DOST. Para bang pag nagkaroon ho ng palpak ito, parang DOST may kasalanan. Hindi naman po. Sabi ko nga ho, kami ho sa LTFRB ay sumusunod din lamang po sa IATF resolution. O, ito na. Ano hong pananagutan ninyo kapag ito ay nagkaroon na naman ng kapalpakan? Ay, sorry ha,
Dahil ang DOTR, lagi maraming project na pumapalpak. Gaya ho na sinabi ko, ito ho ay requirement po ng ating IATF resolution. Yes, ma'am. Requirement nga. Ang tinatanong ko ho, ay wala na ba itong pagkakataon na kayo pumalpak na naman, magkaroon ng glitch? Kabayan, ito hong ESPAS, no, dito ho nakalagay yung travel requirements po. Mm-hmm. So yun ho ang kakailanganin ho talaga ng ating mga mananakay kapag ho sila ay pupunta travel sa probinsya. Opo. Okay. Okay, so, maganda ang layunin ninyo, pero sana ay wala na namang kalituhan ito para sa mga pasahero, lalo't ito pala isisimula na. Ngayong araw na ito, nagsisimula na yan, ganyan. Tumatakbo na. Opo. In-issue po natin yung MC natin noong May 11 po. Opo, pero hindi ho ba, hindi palagay ko na ikalat ninyo ang MC ninyo. Actually, kahapon lang lumabas ito ng balita. So marami pa rin ho sigurado dito ang hindi pa nakakaalam ng mga pasahero. At alam naman natin mga sumasakay sa mga provincial buses, attorney, hindi ho masyadong sanay sa mga ganyan. Pangkaraniwang tao lamang po ito mga ito. Tama po kayo, pero alam din po na ang mga mananakay na kapag sila ay babiyahe sa probinsya, kailangan po nila noong kaukulang dokumento na nire-require po ng LGU na kanilang pupuntahan. Oo. At itong website na to, nandito ho iba't ibang LGUs na po ang nakapaloob ho dito sa ESPAS na to. At dito ho makikita na nila lahat ho ng travel requirements, pati ho yung pag-apply ng kanilang travel pass para sa kanilang pupuntahang LGU. Ito ay ginagamit na po ng mga iba't ibang LGUs po. Sorry attorney ha, pero anong kasiguruhan na yung ESPAS ay hindi magda-down ang website? Kasi nang karaniwang problema nyo eh. Pag sa gobyerno, down ka agad ang website. Kaya na maraming nabibisit. Opo. Ang sa amin sa LTFRB ay yun nga po nga pag-require po nito. Pero yung maintenance po kasi ng website ay yun. Hindi na ho sakop po ng LTFRB. Sabi DOST ko nga po ito. Opo. Ay sino sisisihin namin? DOST? Hindi naman ho siguro ilulunsad ito kung hindi naman ho ready. Hindi nga ho yan. Meron na nga ho nag-try kami eh. Down na kaagad eh. Oh. Sorry attorney ha. Opo. Ang aking panig sa mga mananakay ay sasabihin niyo siguro hindi naman pero nag-down na kaagad do sinubukan no. Ganun po ba siguro ho ang DOST po ang mas makakasagot po. Opo. Yan ang sinasabi ko sa inyo. DOST ang ituturo ninyo. Paano ho yan ay kayo magpapatupad. Opo. Pero kabayan, gaya ho na sinabi ko, requirement po talaga ng sa ating IATF, mga mananak. Diba? Hindi po. Opo, bukod po doon, requirement din naman po at alam ho ito ng ating mananakay na kapag sila ay pupunta ho sa probinsya. Yes ma'am, alam na ho nila yan. Pero may bago tayong requirements ang ESPAS. Sorry attorney ha. Opo. Nandito, Service Advisory, ESPAS. ESPAS is still experiencing slow response. This is already in top priority of the technical team to restore normal services as soon as possible. We apologize for the inconvenience. Thank you. Ayan o, ESPAS. Attorney, galing sa ESPAS. Nagsisimula pa lang kayo, palpak na agad. Siguro ho, ang kailangan lang ho, kung ganyan po na may technical problem, mismo ho yung pasahero, kailangan ho armed ho siya nung requirement na travel documents po dun sa kanilang LGU na pupuntahan. Ito po kasi ang ESPAS po, sabi ko nga ho, nandito ho nakapaloob yung mga information na kakailanganin nila. Ngayon ho, kung down po yan, na makikipag-ugnayan din ho sila doon sa LGU na kanilang pupuntahan. Ay kaya nga ho tayo nag-ESPAS para madali eh. Tapos ay makikipag-ugnayan. Palagay ko, I'm sorry attorney ha, lagi kayong palpak sa DOTR, aminin nyo't hindi. Pero sana ho, ayusin muna natin ito bago natin ipatupad. Dahil kawawa naman ho mga paserong maabala. Sorry attorney ha. Sorry. Sige po, kami po ay makikipag-ugnayan po sa DOST para po dyan. Dapat lamang po, sapagkat kayo ay ahensya ng gobyerno na magpapatupad nito, so dapat kayo po ang magpatupad ng maayos na walang magiging problema ang ating mga kababayan po. Pangkaraniwang mga tao lang po sumasakay sa bus, attorney. Alam mo naman tama yan, di ba, attorney? Opo. So, attorney, maraming salamat po at magpapalo pa po kami dyan at titingnan natin kung ano pa ang mga reklamo na makararating sa amin tungkol dyan sa ESPAS. Sige po. Attorney, thank you. Good morning. Ingat po.